Guys, good morning. Ayan. Ngayong umaga ay magpapaligo tayo ng ating alagang baboy. Ayan. Kasi sobrang init, guys. Papaligoan ko siya pagkatapos ng maligo. Bigyan natin ng merienda. Papakainin ko lang siya, guys, ng kabuto. Dumi-dumi niya kasi, nakahiga siya sa kanyang poop. Wala siyang magawa. Ayan. Siguan lang natin kasi ang init. Para siyang nahihingal na kasi init sobra. Ito pala yung baboy namin na to, guys. Ito yung natira sa itong baboy na pilay kasi to noon. Baby pa siya na apako ng mama niya. Kaya itinira na lang namin ito. Kaya namin ibinenta. Pero kahapon may pumunta dito sa amin ng mga ilangan ng panglechon. So alanganin na to siya lechon, guys, kasi nasa 60 or 70 kilos na siya. Pero plano pa rin siyang bilhin ng bayo kasi kailangan niya sa birthday ng anak niya yata. Kaya ito ngayon inaalagaan namin to kasi baka mga ilang araw lang kukunin ito sa amin. Yan, sarap na sarap siya maligo kasi mainit. Sobrang init. Hinihingal na nga siya, guys, kasi. Yan. Ito pala yung kanyang tulungan. Malaki siya lang isa. Ano kasi ito? Nursery pin kapag magwalay kami ng mga biit. Dito namin nilalagay, guys. Tapos makukulit yung mga manok namin mapasok dito. Sinasamahan siya ng mga manok. Ayan. Papilay-pilay nga siya, guys. Kasi may ano yung paan yun. May masakit siguro yung paan niya. Kaya, ayan, papilay-pilay lang siya. Kailangan natin siyang linisin. Tapos bigyan ko sa mama ng kamote. Nangwa ako ng kamote doon sa garden namin kasi marami naman kaming kamote, guys. Ayan. Basta ganitong oras mag-alas 10 na kailangan natin liguan ulit yung alaga natin. Dahil sobrang init. Tapos yung presyo pala dito ng baboy sa amin sa Mindanao, guys. Mababa lang. Nasa 160 na lang yung kilo ng live. Pero yung mahal, yun yung lechonin, 210. Alang-alang na to sa lechonin kasi nasa 70 or 60 kilos or 70 kilos na kasi siya. Malaki na siya, guys. Pagkakuha yan dito, okay lang na ibenta namin to kasi may mga lakan yung baboy. Dito, pag nawalay, dito na naman namin ilagay. Kailangan ko naman to siyang linisin. Then, pagkatapos, dito magkakaya ang mga biit namin. Okay. Sarap na sarap siya maligo talaga. Bigyan na natin siya ng kamote, guys. Ito yung mga manok namin. Ayan, lumalapit na sila sa baboy. Nakain niya na yung kamote pa. Ibigay ko yan sa baboy. Ayan. Wait lang. Bigay natin sa baboy ang kamote. Para may magawa siya. Ayan. Tapos, doon naman tayo magligo sa kabila. Liligoan ko din yung sa kabila at sa kalinisan ko. Kasi madumi. Pag ganitong oras, kailangan natin maglinis. Para hindi mabaho yung tulungan natin doon. Ayan, papilay-pilay. Hindi tayo sa kabila namin, kulungan, guys. Samahan niyo ako doon magligo ng aking mga inahin. Yung isa ko doon inahin, malapit na mga anak.
magkasunod sila nung isa. Yung isa malapit na rin magpabulog. Ayan. Pupunta tayo sa kabila, guys. Pala yung libangan ko, guys, yung aming babuyan. Tingnan mo yung lili niya, malapit na kasi siya mga lakaya. Ano siya? Laylay na. Gatas niya, oh. Sobrang, ano, dami. Kasi nilalaktitin ko na yan, guys. Laki ng tiyan niya. Sana marami siyang anak kasi yung nakaraan kung ito yung anak niya, guys. Maganda kasi sa baboy kapag ano siya, mga anak siya dapat 10 para malaki yung ating kita. Malaki siyang kita, guys. Maganda talaga mag baboy ka, guys. Lalo na kapag maganda yung panganak ng baboy. Pag madami siyang anak, malaki rin yung ating kita. Mas malaki. Ngayon, mahal yung liit dito sa amin. 4,000 yung isa. Kaya, pag masipag ka lang talaga, guys, mag-alaga. At saka pala, guys, kwento ko lang sa inyo. Nagsimula ko magbaboy. Dati kasi OFW yung asawa ko. Tapos, yung sa amin, dito sa amin kasi uso yung ano. Yung pag wala kang kapital, pwede ka mag-alaga ng baboy yung ano lang, alagaan mo yung baboy, tapos pag nanganak, susuli mo lang yung tatlong anak, tapos sayo na yung mama pig at saka yung natirang anak. Yun, doon ako nagsimula magbaboy, guys. Maliit lang yung puhunan ko noon kasi wala akong puhunan at hindi ako papayagan ng asawa ko magbaboy, kaya gumawa ako ng paraan hanggang sa umuwi siya ngayon. Ito na. Pag ano na kami magbaboy na magbaboy na lang talaga, guys. Yun yung aming ano, pinukuhanan ng aming ano, magkakabuhayan namin yung baboyan. Tapos, meron siyang tricycle. Kasi hindi na siya nakabalik doon sa Saudi kasi nagstrikto yung Saudi. So, ayun, nag-focus na lang kami sa baboy. Sabi ko kahit siya bumalik, okay lang. Kasi may kita naman kami sa baboy namin. Tsaka ito pala, guys, ayan, pinatapos na namin sa kaibigan namin. Ayan o, yung ano ba tawag nito, yung pangsara para hindi magpunta dito yung mga anak, hindi magpunta sa kabila kasi baka kagatin sila ng ibang yung isa. Kaya ginawa namin yung parang ginastusan na naman namin. Actually, hindi pa to yari ang aming kulungan. Unti-unti lang namin, guys. Kasi wala pa kami pero yung pagawa talaga. Unti-unti na lang namin kung ano yung importante nyo naman. Kasi kailangan namin i-unti-unti ayusin yung kulungan. Nagsimula lang ako sa kulungan. Yung kulungan na pinagawa ko nun is kawayan. Yung bamboo lang siya. Yung ganun ako. Tapos yung ano, yung taki, pinakabubong niya is nipa lang siya. Yung bang ano, guys, yung bang dahon ng nyog na parang pinahit-pahit siya. Yung ganun. Tapos ngayon, unti-unti natin namuwi na pala yung asawa ko. Unti-unti na namin siyang inaayos yung kulungan. Gulat siya, umuwi siya. May baboy kami. Baboy na ako. Tatlo yung pag ano niya, tatlo yung unahin namin. Pagdating niya, tatlo na yung unahin namin. Kaya lang, guys, nung nakaraan, mga isang taon na lang, nagkaroon ng ESF. So, medyo yung iba bininta namin kasi natakot din kami na baka madali kami sa ESF. Kasi yung kapitbahay namin, mga anak na lang yung baboy niya, nadali ng ESF kaya namatay. Sayang nga, guys, 1 week na lang sana mga anak na yun. Kaso dahil sa ESF, yun namatay. Ngayon, nagsisimula na siya ulit magbaboy kasi
na ano na siya na kanina nagbabo, hindi na lang kanina tamaan. Kaya ayun, yun nga lang, hindi kami kumakain ng baboy na yun ngayon kasi mag-iingat pa kami. Pero sa ngayon, clear na kami guys, wala nang ESF dito sa amin. Kaming gano'n, sa ibang area naman yata. Kaya ayun. Mag-focus na lang kami sa baboy yan. Para di rin mahirap na kahit pa paano meron kaming pagkukuhanan. Dahil din sa baboy namin guys, yung bahay namin pinapagawa namin, unti-unti namin pinapagawa. Ngayon ayun, bubong na lang yung kulang, pero malaki pa talaga yung ano namin gastusin, so gagastusin. Pero okay lang, konti-unti may mga laking baboy namin. May pang gastos kami sa aming bahay. Ayan, o, depressed ka na yung pakiramdam nila kasi nabasa ko yung kanilang bahay. Ayan. So, ayan guys. Salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa aking kulungan. Ayan. Huwag nyo napansinin yung mga kasabit-sabit kasi dyan ako naglalaba. Ayun yung mga tela na yan guys. Pang ano lang yan. Para sa araw. Hindi pumunta yung araw sa baboy. Bawal kasi nainitan yung mga baboy na buntis. Dahil baka mag-ano sila. Yun ba yung anak nila magkaroon na mommy pies? Kasi naaarawan or pwede makunan yung baboy kapag naaarawan. Kaya yan, naglalagay kanina ang tela sa palibot kung saan lang yung part talaga guys na ano na may araw kasi diba masakit yung ano yung araw. So ayan guys, ayan, naiinitan siya oh. Pinakalkal niya kasi naiinitan siya kaso hindi siya pwede liguan guys kasi mainit ang panahon. Ibuntis siya, bawal. Basain. Pwede mo siyang basain yung tulungan niya lang. So, ayan guys. Salamat sa pagsama niyo sa akin. Thank you for watching guys. Bye bye.